What's up mga kabahay? Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng stock finish gamit lamang yung skin coat. Noong nakalang video, gumawa tayo ng different kinds of stock finish sample gamit din yung skin coat. At meron pa doon yung texture at saka yung super fine. So ang gagamitin natin dito, yung nakili nila is yung pure gray na super fine na skin coat. No? So dito sa wall na ito, gagawa tayo dito sa wall na ito. So bago tayo mag-start mga kabahay, papakita ko sa inyo muna kung ano yung mga tools na kailangan natin at ganun din ko yung mga material sa kailangan natin. So tara! Ayan no, so ang kailangan natin mga tools is itong electric drill tsaka yung ginawa natin na mixing paddle. Panghalo ito, pero optional lang yan mga kabahay. Kung wala kayo yan, pwedeng mano-mano lang haluin nyo gamit yung spatula. At yun nga, kailangan natin yung spatula, rodelang bakal, at ano, paleta. Ito, pangsingitan. At mamaya kakailanganin natin ng sandpaper o papildilihan na 240 grit. Kaya 240 grit, hindi gano'ng magaspang para pag naglihat tayo mamaya, is ang ano lang natin is matanggal yung mga resalte, yung pinaguhitan ng paleta or ng rodelang bakal. Hindi para putpurin talaga siya, at saka para hindi siya gumuhit, no? Kaya 240 or 360 or 400. Pwede yun mga kabahay. So yung mga tools lang na kailangan natin, very basic lang, no? Kagaya na sabi ko, hindi kailangan may electric drill ka. Pinakita ko naman paano maghalo niyan sa mano-mano lang dun sa vlog natin na nakaraan. Tapos ang brand na ginamit natin ngayon is Nobtech Skin Coat Super Fine, no? Ibig sabihin, pino siya. Hindi siya yung with texture kamukha nung standard version. Siyempre, kulay gray. May white version yan at may gray. Itong mixture natin is pure gray. Kailangan din natin ng timba. Ayan, nilinisan na natin dapat kasi wala siya dapat pintura para hindi maka-apekto dun sa kulay natin. Tapos kailangan lang natin ng tubig. So, yun lang. Magmi-mix muna tayo ng mixture natin. And then, sisimulan na natin magpahit dito ng first coating hanggang pag matuyo is second coating. At pagkatuyo is maglilihan na tayo. At ipapakita ko sa inyo sa panghuli kung ano yung top coat na gagamitin natin dito ng mga kabahay. So, yun. Mag-start na tayo. Yan, so, ito na yung ating ano, no, mixture ng mga kabahay. Yan, kasya na siguro yan. Maghalo lang kayo ng sapat. Yan. Pwede rin kung sumobra, dagdagan na lang yung sa second coat. Yung consistency niya o yung lapot niya, para lang siyang gumawa ng peanut butter. Yan, no? Parang peanut butter consistency lang siya. So, mag-start na tayo ng ating first coating sa wall na to. Ganun din yan. Para pagkatuyo, is masundan na natin ng second coating. Okay? Okay, so start na tayo. Umpisa na, isa tayo dito sa wall na to. Hindi pantay-pantay yung wall, mga kabahay. Hindi siya pantay-pantay yung wall natin. Sabagay. Hindi pa tayo nasanay eh.
Ganito naman talaga sa Leha. Buti na lang medyo matanggap tayo. Matabot na natin ito. Hindi natin kailangan ng tungkuhan. Problema lang dito, mag-isa lang ako kaya wala akong katulong mag-ano, magpahid. Wala natin bilisan kasi matutuyuan tayo, no? Ang pagpahid niya, ang pag-habit niya is random, no? Hindi pala tayo sinusundan na ano, pattern. Huwag yung puro straight, hindi puro straight na ganyan, hindi puro pa ganyan. Dapat pare-pa-circular, kontrahan, talubungan. Ano siya? Random siya. Naituro ko naman ito doon sa yung gumagay na sample, ha? Ina-apply ko ito siya. Pero mamaya, babalik ko ng halo dyan. Ano na siya? Yung sa sinasabi ko na random pattern. Sa mga maliliit na ano, masisikip, gamita nyo lang ng paleta. Kung mga nakahuhulog sa tiles, wala problema yan kasi madali lang tulingin sa kanan to yun, mga kapat. Lalo-lalo na sa tiles. Madali lang. Pag-aaral ko ito yung yan. Yung tulad na sabi ko dati, yung pag-habit is random. Yan. Para pagka-nilihan natin yung makikita nyo yung patterns. Maganda. Oo nga pala, dahil painted na ito dati, kasi bakit tanong ka kung ano, pwede ba siya dun sa hindi painted? Actually, mas maganda siya kung de-painted yung wall nyo. Pero kung painted na yung wall nyo, ang gagawin nyo lang is, magpa-primer kayo ulit, gamit yung flat latex white. Primerin lang ulit. Tulad nito ginawa ko, primerin lang ulit. Tapos lihahin nyo, para gumas po ng konti sa liha. Kahit ano yung liha nyo, yung magas pang yung 100 grit. Okay yun. Lihahin nyo bago i-primer ulit. And then, liha ulit bago mag-stuko. Mag-skip primer yung sinko. Buti na lang ako natin. Hindi. Pinapalik-palikan nyo na lang ang mga paray. Magaling pa kayo na bumubo o yung parang bukangin, alisin nyo na lang. Balikan natin ang halo. Para mag-aano siya yung para siyang tulap-tulap. Ang kanyang ano. Thank you.
Tapos, sa pahit lang ang kaya. Pwede naman yung binakalit natin lang. Thank you.
Ayos. So, ito na yung first coat natin, mga kabahay, no? Natutuyo na ito, nakita nyo. Medyo nagla-lighten na siya, nagla-light green siya. So, sinindi natin lahat ng ilaw, no? Yan, para makita nyo ng mas maliwanag pa. Para siyang ulap-ulap. Ito, dahil basa pa, dark gray siya. Pero sa taas, nagsisimula na siya matuyo. So, hintayin natin siya matuyo for second coat. Pero titingnan natin kung kailangan niya pa ng second coat, no? Kasi, ang ginawa ko, trinay ko siyang kapalan para baka sakali kung maganda na yung resulta mamaya pag nilihan natin, ay ipipinish na natin siya. Ibig sabihin, top coat na natin siya. Pag na-chip na natin yung finish na gusto natin, okay na siya, no? Pero kung hindi pa rin, isa pang coat, mga kabahay, no? Kasi yung inaano natin dyan, yung likod ng ano natin, nung wall. Ibig sabihin, yung pondo natin na kulay is white. Pero kayo, kung gusto nyo na naglalaro yung gray and white, ang may sasuggest ko, total white na yung background nyo, yung naka-primer na kayo ng white, tayaran nyo na siya na manipis. Okay na yun, ang ganda nun pag natapos. Pero kung ganun ang finish na inano nyo, inahabol nyo, white and gray, okay na yun, maganda yun. Pero kung pure gray, gray siya, eh, mas maganda kapalan nyo, dalawang coating, no? So, tingnan natin mamaya, mga kabahay, patuyo muna tayo, and then magliliha tayo. Then, tingnan natin kung okay na ba yung finish o hindi pa. Ayan, mga kabahay, no? Na-light sanding na natin ito, nalihan na natin. Ayan. At nakapag-map, ay map, nakapag-vacuum tayo ng konti. So, ready na tayo para sa, after nyo palang lihayan, pagpagan nyo siya ng walis, no? Walis tambo. So, ready na yung mixture natin. Ito yung medyo malabnaw. Ito yung gagamitin natin pansengin ko. So, ang pahid natin dyan, ganun pa rin, random pa rin. Yan yung mag-create ng, ano, ng mga random finish niya. At saka yung color niya is, ayan, may faded, meron darker, may ano, may medyo light grayish, pero dark gray. Ganun magiging ano niya. Ito, kung titingnan mo siya, parang na siyang semento. Hindi pa lang talaga tuyo-tuyo, no? Pero pag natuyo-tuyo yan, saka na-top coat. Doon palilito, lalo yung ganda niya, mga kabahay, no? So, magse-second coat na tayo ngayon.
Okay, so tapos na yung ating second coat ng ating pag-i-stucco finish, no? Gamit yung ating skim coat. Dito medyo natutuyo na kasi nauna ako dito sa part na to. Yan, kung makikita nyo, mas maganda na yung, ano, mas maganda na yung, ano niya, no? Finish niya. Ayan, may patsy-patsy na siya. Dahil yan dun sa application natin yung ganyan. Yung pa ganyan-ganyan, pwedeng pa around, pa X. Ano siya, that mix siya, no? Random. Tignan nyo dito, makikita nyo paano ako yung bakas ng pahid na ginawa ko. Random siya, oh. Tapos pag natuyo, magiging ganyan yung pattern niya. Ayan, para semento. May medyo nagda-dark, may medyo light. Lalo na pag na-top coat yan, medyo magda-dark pa ng konti yan. Mas magmumukha talaga semento. Kamukha nung pinakita natin dun sa ating sample, no? So, patutuyuin natin to. Overnight na siguro. Bukas na magandang liyahin yan. Ng 240 grit na sandpaper. Light sanding lang, no? Hindi natin talaga buburain yung mga guhit. Hindi naman natin kasi yan ang nagpapaganda dyan, no? Light sanding lang para lang medyo makinis siyang hawakan. Yung medyo naka-ano lang. Naka-ano ng konti, naka-bukol ng konti o naka-alsa. Mga dumi-dumi lang ba? Yung mga ano lang. At saka yung halata lang na pinagdaanan ng rodelang bakal. Yun lang naman yung ano natin dyan. Tatanggalin natin. Light sanding lang yun din. Magta-top coat na tayo gamit yung ating acrylic emulsion. Tapos na to. So, bukas na yun mga kabahay. Patutuyin muna kasi natin. At ituloy natin bukas. Papakita ko sa inyo. Yun. So, bali ito na yung resulta ng ginawa natin kahapon mga kabahay. Tuyo-tuyo na siya. Pero, napag-desisyonan namin hindi na ito itatop coat kasi naalala ko. Ayan. Nakatapat yung mga ilaw sa kanya, no? Nakatabi mga ilaw sa kanya. Pag tinapot natin ng emulsion niya, medyo magkakaroon niya ng konting ano, no? Mag-glossy siya, no? Which is pangit yun pagka sa mga ilaw, magkakaroon siya ng reflection. So, magmumukha siyang, ano, mas maganda yung ganyan, yung natural raw lang, no? Yun. Kikintab siya, at hindi magiging maganda yung resulta. Hindi siya magmumukha natural, yun. Hindi ka mukha niya, no? Natural na natural, no? Yan. Nagdolo yata yung camera ko dahil sa mga ilaw. So, tingnan lang natin malapitan. Ayan o, ang ganda mga kabahay o. So, wala na akong ginawa dito kundi nilight sanding ko na lang ng 240, no? Ayan o. Ayan. Ganda na mga kabahay. Medyo nag-aano yung camera ko, masyadong malakas yung mga ilaw. So, buka ko lang patayin yung iba. Hindi, ito yung malakas. Wait lang. Ayan. Ay. Mali. Patayin ko lang itong ano. Open natin lahat kaya. Yan. So, ganda na mga kabahay nung naging siyang accent. Accent wall. Cement finish or industrial wall finish. Ano pa bang tawag dito? Yung parang stucco finish. No? Sana nakatulong sa inyo yung video na ito mga kabahay. Yan. Kayang-kaya nyo rin ito kung gusto nyo mag-DIY. Sundan nyo lang yung mga proseso na sinabi ko. Basta ang pagpahid is random lang. At yung pinaka-final na ginawa ko dito, nilight sanding ko lang. Liha lang ng konti. Huwag nyo pong puputpurin. Tatanggalin nyo lang yung konting mga pinagpakasan lang ng paleta. Yun lang. Light sanding lang talaga. 240 yung ginamit ko dyan. Yan. Lapitan pa natin ulit. Sa malapitan. Ayan o. Ayos mga kabahay. So dito natin tatapusin yung vlog natin. Sana nakatulong sa inyo itong tutorial na ginawa natin dito. Salamat sa panonood.